Ang month of February ay ano po yung sineselebrate? Valentine's. So ito po yung sinasabi nila na sa Tagalog, araw ng mga puso. Ibig sabihin, pang puso, dito lumilitaw yung pag-ibig, love. Amen? Meron isang kwento kung saan ay isang village na itong village nito ay puno-puno ng mga tao. Pero ang mga tao ito ay sila ay mga dugha. They are the poor people in that village. At nabalitaan nila na meron isang hari na dadalaw sa kanilang lugar. So, naturally, ang tendency ng mga naroon ay maghahanda. At dahil doon ay nag-excited sila lahat. Pero ang kalalagay po nila ay sila po ay mahirap. They are very poor. So, kung titignan natin kalalagay ng tao na sila ay mahirap, ano ang kanyang naiaalam? Meron ibang nag-propose na usahan ay itong village na ito ay gumagawa po sila ng alak. Kung sa atin ay gumagawa ng sa parteng Ilocos, Basi, sa Batangas, Lambanon. So, yun po yung inahanda nila. Na ito yung inaakala nila na maging gift o pasalubong o pang-welcome doon sa hari na dadalaw sa kanila. At dumating na yung hari nito. Ang daling bodyguard. So, yung mga tapayan, mga jars na nandun sa lamesa at dala-dala niya yung pita na golden cup at binuksan niya yung pose. Pag inom niya, lasang ubi. Itong village na ito ay gumagawa ng mga alak, espesyal na alak, na inaasahan ng hari na ang ipapainom sa kanya ay yung espesyal na alak. Pero ang nalasahan niya ay tubig. Kung titignan mo natin doon sa isang piging, sa kasalan, sabi nung iba, baka naghimala yung alak ng tubig. Kay Jesus Christ, yung tubig naging alak. So ito po ang nangyari sa halip na matikman ng hari yung espesyal na alak na ito ay pasalubong sa kanya. Ang ginawa pala ng mga tao ito nasa village, sabi nila, bakit yung papa ito espesyal ito? Matagal ko na hinunin ito. Maging sa aklat ng Malakay, sa Biblia, na kung saan ganito rin ang ginagawa ng mga Israelita. Inaasahan ng ating ng kanilang Diyos, ng ating Diyos, na yung pagsalubong sa kanila, alam nila na ang Diyos, yung hari ng mga hari, ay sila ay mag-aanay. Pero doon sa Malakay, sa binasa po natin, Malakay chapter 1, sinasabi po dito na kung paano na Kristuhan ng mga Israelites doon sa pag-ibig ng Diyos na kung saan sila ay parating inililigtas sa kapahamakan.
Tayo ngayon. Yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa bawat sa atin. Ano po kaya yung ating pag-response sa Diyos na mapagmahal? Sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Dito po sa Book of Malakay, matutunan po natin, makikita po natin kung ano ang mga naging response o reaksyon ng mga Israelita sa hari, sa Diyos na kung saan ay sa halip na ibibigay nila yung pinakadabes. Merong pangyayari kung babasahin po natin sa buong chapter ng Malakay 1, makikita po natin ito. Samahan niyo po sa may pananalangin. Salamat po Diyos na sa gabing ito pa rin na kami ay magpupuri sa sambasay po ng Lord. Itinasantabi po namin ang aming mga sarili, ang aming mga kalaman, mga expectations namin ng Diyos na kung saan alam po namin na ikaw ang siyang unang nagmahal sa bawat sa puso. Salamat po Ama sa buong ng anak. Tumungan natin ng talong sa amin upang kami ay ligtas, upang kami ay patawarin ng Lord. Nakarapat dapat sana ang Panginoon na kami ay mag-response to worship you, to praise you, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin na aming inalit kami ng Panginoon, isisigaw sa buong mundo ang sinasabi ng aming mga dating Panginoon. Subalit, ito nga ba o Diyos na laman ng aming mga puso? Saliksikin mo ang bansa sa aming Panginoon na kung minsan gumarapat kami na sa aming magsamba ay kami ay nabibilitan. We are half-hearted, Panginoon. Kami ay pinipigilan ng aming mga problema, mga nararanasan namin, Panginoon, sa paligid po namin. At kung minsan, Panginoon, yung ina-expect namin, Panginoon, mangyayari sa ating buhay, sa Iglesia, Panginoon, ay hindi ito nagiging kagandahan, Panginoon. Kaya ang bawat sa Diyos ay nagkakaroon, Panginoon, ng half-hearted na sa pagpuntang ito sa Diyos sa bulwag ito, kami ay sasama sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo. Salamat po, Diyos. Alam po namin na ikaw ay kikilos sa aming kalagandaan. Na sa gabingin mo, Diyos, ikaw ang siyang aming mapapurihan. Ituturo mo, Panginoon, kung paano kami mag-response sa iyong pag-ibig na pinagkaloob mo sa bawat sa kasama. Salamat po. Amen. Ang sarap mong mabuhay rin po. Sinasabi ng amin yung isisigaw sa buong mundo. Pero ang tanong, yun nga ba? Yung ginagawa natin paglabas natin dito. After Friday, Saturday, yung iba pupunta sa dagat, yung iba magpapalakasan sa sarili, badminton, mag-jogging. So yun po yung nakaplano. And then Sunday, makakasalamuhan naman natin yung ating mga katrabaho. Sa pagkakataon yun, ginagawa ang uba natin na sinasabi natin na awitin kanina, isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan natin pa rin. Hello? Do we have the strength? Do we have the boldness to cry out the name of Jesus? Dito po, sa aklat ng Malakay, kung saan sa Tagalog ay Malakias,
ipinapakita ko dito kung paano nag-response yung mga Israelita, ano ang kanilang reaksyon. Despite na binibigay ng Diyos sa pagkakataon na sila ay bihag ng sila ay captive, sila ay slave, sila ay pinalaya. Pero ano po yung reaksyon nila? Sa verse 2, ang sabi ng Panginoon, I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Sinabi ng Panginoon, I have loved you. Pero ang balik, paano mo kami inibig? It's not Esau, God's brother, declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. Dito po sa salitang hated ay hindi po yung talagang galit ang Diyos kay Esau, kundi mas malaki yung pabor na binigay ng Diyos kay Jacob kaysa kay Esau. Yung term na ginamit po sa hate, na word na hated, ang sabi ko na, ayon po sa ibang komentarista, ito po yung sinasabi na, not so much favorable. Kasi pinagpala rin siya ng Diyos, si Esau. Though, siya po yung ang tanang pinagulan ng mga Edomites, na ito ang minsan kumakalaban sa mga Israelita. Ang Diyos ay patuloy na nagsasabi po sa atin na mahal niya tayo. Amen? Pero ano po yung reaksyon po natin? How do we show our worship? Paano natin pinapakita sa Diyos yung ating magsamba? Hinanda mo po kuha natin yung ating puso na sa pagtatak natin sa pintuan ng panambahan ito ay ikaw ay nagsasabi narito sa lugar na ito upang purihin ng Diyos dahil ito ang aking pagtubo sa kanyang takilang pag-ibig. Ganun po ba ang motivation ng Pops? Na sa araw ng Biyernes, 6 p.m., ano po yung motivation sa atin na pumunta sa lugar na ito? Dahil ba naka-schedule every Friday, 6 p.m., Filipino Christian Fellowship worship service? Dahil ito ba yun nagbibigay sa atin, nagmo-motivate sa atin upang mag-response sa pag-ibig ng Diyos? Ang mga Israelita po, ito po yung reaction nila. Number one, they question God. Sa halip na sila ay magpasalamat, nakuha pa nilang questionin ng Panginoon. Tayo kaya? Kapag ka dumating sa pagkakataon na tayo ay may problema, do we question God? Though alam natin, pinagpapala na tayo, may blessings na pinagkakaloob niya. What is our response to God's love? Is it questioning? Nakagaya ng mga Israelita, kung titingnan po natin yung buhay ng mga Israelita, sila po ay chosen among the peoples of the earth to receive His word and blessings. They will have been protected from the enemy, na imposible na sila ay manalo sa gera. Pero
Nanalo pa rin sila gamit yung pag-ibig ng Diyos na sila na ay chosen. They were protected from the enemies and winning the impossible war. At sila ay isa pa. They escaped from slavery in Egypt. Ito yung ang ginawa ng Diyos sa mga Ismaelita. Subalit, ano yung response nila? Ano yung reaction nila? How? How have you loved us? Pinakain sila ng mana. Habang sila ay naglalayag sa araw, merong pillar of clouds na sumusunod sa kanila. Habang sila naglalakad sa gabi, merong pillars of fire na kung saan ito ay nagbibigay ng ilaw sa daraan nila. Ganun kamahal ng Diyos ang mga Israelites, the chosen people, maging tayo na tinawag niya dahil sa habag at biyaya niya sa atin. Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig. But what is our response to His complete love? Yung bang sa gawain makita mo yung needs ng church, ikaw ay nabubulutir na punuan? Doon po sa Pilipinas, sa atin po, may mga nang maliliit na churches na kung saan ay makikita mo yung pastor, siya ang gatekeeper, siya ang nag-aayos ng bangko, siya ang taga-testing ng microphone, siya ang gitarista, siya ang worship leader, siya pa rin ang preacher. Ganun po ang kalalagayan ng isang pastor sa Pilipinas, yung mga nag-umpisa. Siya lahat. Bakit niya ginagawa ito? That is how he responds to the love of God. Ito yung binigay niya. Ito yung pagbibigay niya ng kapalit tuod sa salvation, sa kaligtasan pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Sa atin mo. Has God loved us? Minahal po ba tayo ng Diyos? Amen. So bawat sa atin ay minahal ng Diyos. Tinako niya tayo dito sa lupa nito. Kung sa biblical perspective po, ay sabi nga, yung mga trabaho natin, yung mga tinatanggilid natin, ay galing sa Diyos. Pero kung hindi tayo na nakilala sa Diyos, hindi po gano'n yung perspective. Pagtingin mo natin, akin to. Ito yung bunga ng aking pagpapagal. Ganun po yung sinasabi natin. Na nakalimutan natin, na nakalimutan nila, na ang lahat ng ito, lahat ng mga bagay na ito, ay galing sa Diyos. Amen? Kaya nga po, dapat ang maging reaksyon natin sa ating Diyos ay hindi yung question. Nakasakit ka? May nararamdaman ka? Sasabihin mo, bakit Panginoon? Why me? Pero sa kabila ko, na meron tayong naranasan sa sarili ko natin, sa katawan ko natin, bakit hindi mo itanong sa Panginoon? Lord, Panginoon, ano ang gusto mong ipagawa sa
Ganun dapat yung pa-Christmas natin. Hindi yung reklamo. Magreklamo ka. Murmuring. Bisis, hindi ito yung, hindi ito yung inaasahan. Sabi na, they question God. Sabi niya, in what way have we despised your name? Sa paano paraan na dinispice namin ang iyong pangalan? Yung kung lagi lumalabas sa bibig natin nung hindi pa tayo mananampalataya. Ano po yun? Pagmumura. Despising the name of God. Jesus Mariosel. Tatlo. Tatlo kagad. Meron mo siya sabi, Souls! Ganun pa rin yun. Pinaisilang. Nakapagbinitaw ang salitang ito ay they are despising the name of God. Or sometimes, we are blaming God sa nangyayari sa buhay po natin. Amen? Totoo o hindi? Nung hindi tayo mananampalataya, ganun yung lumalabas sa bibig natin. Ito yung ginagawa ng mga Israelita. They question God. Ano pa ba? Ano siya sa akin? Ginagawa nila. Ano yung mga question ng panin ng mga Israelita sa ating Diyos? In what way you have we defined you, your name? Ito po yung sinasabi nila na kung saan ay doon po sa verse 6. Sila po ay nag-o-offer, nag-offering. Kung sa akin ito yung mga tira-tira. Kapag dumating yung oras ng tithes and offering, pagduhod sa pusa, ang hinahanap, yung maluto o yung bilo? They offer an offering. Ako sa pinto ay tira-tira. That's how they define the name of God. Ephesians 3:14-19 sabi, for this is the reason I bow my knees before Father from every family in heaven and on earth is named. According to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith that you have broken, grounded in love. May the strength to comprehend all the saints with the breadth and length, the height and the depth, and to the love of Christ that surpasses the knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Instead of questioning God, dapat manalang tayo, magpasalamat tayo, we worship God sa mga pinagkakaloob niya sa atin, sa mga ibinibigay niya sa atin. Hindi yung tanong. Pero ang tanong dapat, ano ang magagawa sa iglesia? Tingnan niyo yung mga pakatanggungan. Lagi kong sinasabi ng pastor, meron bang bisita
Sa umaga, yun din po, yung bukang bibig ni Pastor. Do we have any first time? Do we have any listeners? Yun po yung tanong. Lalo Pastor. Kung meron po tayong burden sa church, sa fellowship, hindi po tayo masisiyahan, hindi po tayo doon na lang sa kaya tayo lang. Okay na. Kaya ano kasi na? Ganun po ba? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos upang tayo ay mapalakas, upang tayo may equip to share salvation. Hindi po kailangan na sa ulalo mo ang lahat ng verses sa Bible, kundi yung tinatawag na Andrew, Task Force Andrew. Ano po yun? Ano po yung ginawa ni Andrew? Niyaya na ang kanyang kapatid. Si Pedro na nakakilala sa Diyos, na sumunod sa Diyos, mas mataas yung rank ng Pedro kaysa kay Andrew. Pero siya ay nangyahan na. Kaya ako sa Pilipinas, meron kong tinatawag ng Task Force Andrew. Ibig sabihin nun, mag-anyaya ka ng iyong mga kaibigan, kamag-anak, na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. That's how they respond God's love. Ganun din po sana tayo. Amen? Hindi yung kukwestiyonin, sino yung magbibigay ng mensahe? Ah, hindi si pastor, hindi na pupunta. Ah, si Brother Joe yung mag-upis ngayon, hindi na pupunta. Pareho lang kami. Ganun po ba ang response natin sa ating Panginoon? Do we accept the full responsibility to respond the complete and full love of God to us? Kasi na po ba tayo? Masaya na po ba tayo? Umaahon, umututok, praise the Lord, katapos ng gawain, eating fellowship, okay na po ba tayo doon? Ang tanong, is that how we respond to love? Ano po yung pangalawang response? Mamaya sa kanya nila. Ano yung pangalawang reaction nila? They overlook sin and settling for less than the best. Ito po yun. Pag sinabi overlooking sin, nandiyan sa harap, pero hindi na nakita. Hindi na napansin. Minsan tayo, nandiyan na sa harap. O lumalakas sa bibig natin. The overlooking sin, pero hindi natin nakita. Okay lang. Mananalangin naman ako, hindi ang mga tao sa kanya. Patatawarin niya naman niya. Dito po, sinasabi ng Panginoon sa kanila, you offer a polluted offering. Bakit po sinasabi? Yung polluted food is a polluted attitude. Kung pupunta po tayo dito sa bahay panambahan, na yung attitude po natin,
ay para lamang matapos yung gawain, matapos yung oras ng 6 o'clock to 7:30 or 8 o'clock in the evening. Yun na ba? Tama na po ba nun? Ang sabi nga ng Panginoon, sa verse 8 po sabi niya, when you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those lame or sick, is not that evil? Ganun po yung ginagawa ng mga Israelita nung nag-aalay sila sa altar, ang dala-dala nila yung may mga sakit na hayop, yung hindi nila kailangan. Tayo po, kapag katinawag tayo ng presidente ng Pilipinas, papunta ang Malacanang, ano pong gagawin natin? Ano pong ginagawa? Magpapatay pa yan yung parang yan. Magkahanan ng pinakadabes pwede niyang ginagawa sa presidente para ma-appreciate kapag kaharap niya ang presidente, tuwan-tuwa ang presidente. Pero ang mga Israelita po, ang dala-dala nila ay yung mga pilari, yung may mga sakit na hayop, na kung saan ayaw ng Panginoon ito. They are settling for less than the best. Ano po, kung napupuri po tayo sa ating pano, ano po yung binibigay po natin? Yung bang pinakadabes? O less? Para mamaya, may lakas pa. Para pag nagliwalaw ako, may lakas pa. Para pupunta pa ako sa video game, okay? May boses pa. Sa Pilipinas po, minsan ganun. After ng worship service, makita mo, nandun na. Alitagan, sarapan ng joke. Minsan ganun ang tao. Pero sinasabi ko ng Panginoon, we should not settle less, but we should keep the best. Kaya nga po, itinuturing, inalintulan ng Diyos yung isang master at slave. Na kung ikaw, yung mga nababasa, may mga nabasa pa ako ng novela na kung saan darating yung CEO, ang ginagawa ng HR department, pipiliin nila yung pinaka-the-best na hotel. Tapos, titingnan yung minubo, yung pinaka-special. Yun po yung inahanda. Dahil, minsan, hindi ginagawa naman yung sinilita at maging tayo rin. Tama na ito. Okay na ito, lilipas din yan. Matatapos din ang duwal. Ganun po ba? Pakaspas natin sa ating panahon. They did their duty ang mga pare na kung saan sila ay inalaga upang mag-alay sa altar. Kaya nga po, yung mga pare noong araw ay kapag umasa sila sa Holy Holies, mag-aalay sila. Ano po yung meron po silang tali? Na may kalimbang. Kapag katumigil yung kalimbang, ibig sabihin nyo, patay na. Hihilahin na nila. Malabas. Ganito po ang ginagawa ng mga priest ng mga Israelita na kung saan they offer polluted food and they offer blind animals
or your governor, will he accept you or show you favor? Kung gano'n ang ginagawa natin, tatanggapin kaya ng Panginoon yung ating pagsamba? We should set for the best. Kaya lang, yung sinasabi lang, yung mga priests ay they regarded the work in the temple as a miserable job. Bisan napipilitan na lamang sila. Tayo kaya, ang inasayin na tayo sa gawain. Is it out of duty or out of love to God? Tayo lang ako ang nakakasagumi. Ganun po yung sinasabi ng pagtingin nila ng mga bari. Ang duty ay it is a miserable job that they perform na kung saan pagod na sila. Minsan ganun din tayo. Pagod na ako. Meron pa akong nani, kapatiran. Sabi niya, ganun naman sila. Pupunta sa church, hindi lang sisipra. Hindi niya kami kilala noon, yung kapatid. Mantakin mo po, nasa labas. Nakakaroon siya ng tawa. Ako sasabihin, ganun naman sila. Nakasawa naman sila. Pagdating sa Diyos, hindi naman sila nasisika. Hindi po kayo yun, ha? Wala na po dito yun. Doing their duty is with a horrible attitude. Sayang po yung pagpapagal po natin. Kung gano'n po yung attitude po natin sa pagpapulis, sa pagpapagal, sa gawain, sayang na po. Why? Attitude. Number three. The third reaction of the Israelites to God's love is bad attitude to service, insincere worship. Si King Saul po ay pinalaga bilang hari ng mga Israelita. Meron pong pare na nakatalaga para sa mga Israelita. Sino po yun? Samuel. 1 Samuel chapter 13, King Saul is concerned what Samuel the prophet was not slow in arriving. Dito po, ito po yung pagkakataon na kung saan sila ay nasa digmaan. Si King Saul, meron siyang anak. Sino po yun? Jonathan. Best friend ni David. Si Jonathan, habang nakikipag-gera, nagagapi niya ang mga kaaway. Pero ang kumukuha na puntos ay si Saul. Ganun po siya. So dumating sa punto na kung saan sila ay nakipagdigma. Noong magagapin ako sila, nakita nila ang mga Palestinians ay napakarami. Sila ay nasa 1,000 and then unti-unti naging 500 na lang sila.
ay yung mga champion pala ng Philistines ay 3,000 na. Yung mga may hawak na sipat nasa 5,000. So nakita niya. Unti-unti umalis yung mga kasundaluhan niya. Kasi po, si King Saul, alam niya na siya ang harap ng Israelita na kung saan ito ay nakipagdigma siya at dapat ang gagawin ng pari para sila ay magtagumpay. Samuel has to over God. Pero ano pong ginawa niya? Hinihintay ni Samuel sa mga pari. Sinabi ko Samuel, sige mauna kayo, dapat susunod ako. Nakalipas na isang linggo, wala pa si Samuel. Samuel, nasaan ka na? Napapaligiran na kami ng mga tao. So nakikita niya, paunti-unti, tumatakas ang kanyang mga sundalo. And then, ano pong ginawa ng King Saul? First Samuel, chapter 13. Ano pong ginawa? Sabi niya, akin na yung pangalan. Ako na ang pangalan sa Diyos. Saul, si Saul, si Saul, King Saul po ay hari, hindi po siya pare. Hindi niya trabaho na mag-alay. Kundi, trabaho niya na pangunahan ang mga Israelita. At doon sa Samuel 13, verse 12, sa Samuel, Samuel said, what have you done? Ano po yung sagot ni King Saul? When I saw the people were scattering from me, and you did not come within the days appointed, and that the Philistines has mastered as Mikmas, now the Philistines will come down against me at Gilgal. So ito po, nang nakita niya na sila ay lulusutin na, ginampanan niya yung gagawin ni Samuel na siya yung mag-aalay. So tinanong siya ni Samuel, what have you done? Ano po yung sagot? Tagal po. Ginawa ko na. Nung si King David po, nung kinumpronta siya ni Samuel, na kung saan namatay yung asawa ni Bathsheba, ang sabi ni Samuel kay King David, what have you done? Ano po sinabi ni David? Nag-resinumba? Siya ba ay nag-resonate? Hindi po. Nag-revenge siya. Ganun tayo dapat. Yun po yung gusto ng Diyos. Na mali na yung ginawa mo. Nagdadahilan ka pa. Kasi siya kasi nagtuturo para meron siyang ma-blame. Pero si David, nung kinumpronta siya ni Samuel, ay siya ay nag-repent. Si King Saul, hindi. Nag-resonate siya. Tagal mo. Ganun ba dapat yung response natin sa we are visioning now na kung saan
meron tayong attitude or insincere worship. Totoo po, nakakapurin tayo sa ating Panginoon. Pwede natin i-complain sa ating mga kapatid. Pero ang Diyos, kitang-kita niya kung ano ang nasa puso niya. Amen? Kaya nga po, if we offer our worship to God, ang sabi po doon, kung meron half-hearted o meron ng attitude or it is an insincere worship, ang sabi ng Panginoon, better shut down the door of the temple. Sa verse 10, sa Malakay, chapter 1, verse 10. Oh, that there were one among you who would shut the doors that you might not kindle the fire on my altar in vain. Ano pong sabi ng Diyos? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. If we worship God with half-hearted, yung worship po natin will turn in vain. Sayang lang. Sayang yung pagsigaw natin, sayang yung pagtaas natin ng ating mga kamay. Kung meron tayong half-hearted in worshiping God, antindi po yung sinabi ng Diyos sa kanila. Maikipagsarado po yung pintuan para wala nang mag-o-offer. They were in exile, pero sila po ay pinalaya. Nawasan po kayo ng mga templo, pero inayo pa rin ng Panginoon. Their possession were destroyed. Pero ano po sa kundina? Pagod na kami. Tagal mo dumating mo. If we offer our worship to God, it should not be left over. There should be the best worship that we can offer to God. Ang ating finances po ay pinalaya niya po tayo. Amen? Sino po yung pinalaya ng ating finances? Sabi niya yun. Praise God. Tayo po lahat ay pinalaya ng Diyos ng ating finances. Nung dati ay captive tayo, we were slaves and captive sa ating mga ginagawa ng mga kasalanan. Even the times we are unwilling to hear the word of God, we don't want to read the word of God, we don't want to go to the temple para sumamba, to worship God. Ganun po yung kalalagay po natin dati. Pero salamat na meron Jesus, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, the greatest lover, the Father, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, for God so loved the world. Ang tatang. That is the greatest love. The greatest love that He gave, the greatest gift, our Lord Jesus Christ. Kung meron po tayo agam-agam sa ating pagsamba, kung meron tayong problema na nagiging hadlang sa ating pagpupuri sa ating Diyos, to worship Him, just look at the cross. Amen? There is no greater love than this, that the one
who laid down his life for a friend. Yun po yung pinaka the best. Kahit po yung illustration ko na yung ginagawa sa inyo yung karami. Na meron yung dalawang kaibigan. Lagi niyang sinasalba ang kanyang kaibigan. Siya ay naging abogado niya. Dahil ganun po ang Diyos. Ang ating Panginoon, He is our mediator. Amen. He is our deliverer. Na dati, kaaway tayo ng Diyos, but still, He loves us. Amen. The question is, what does our worship look like? Kagaya po ba sa Matthew 15:8? Sabi po dito sa New Living Translation, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Minsan ganun po tayo. Aminin man natin mungkin. Dumarating sa punto na ganun po yung kalalagayan. Nagkukuli tayo. Pero sabi ng Panginoon, they honor me with their lips, but their hearts is far. Habang nagkukuli na, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang example ko lang. In Matthew 15:8, people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ganun po ba tayo? That is how we respond to God's love to us. Is that the way? Ito po yung tanong ni Juan sa Bawat Sasana. How do we respond to God's love? Is it questioning God's love? Or offering a polluted service? Or we have attitude of worship, that is the insincere worship. Ganun po ba tayo mag-response sa pag-ibig ng Diyos? Alam po natin yung pag-ibig ng Diyos, napakalawak. But then, how do we respond? Please. Kompleto po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dating kaaway na tayo, tinuri niya tayo kaibigan. Dahil sa abang, yan. Mahal na mahal niya po tayo ng Diyos. Amen? So, how do you respond to God's love? We can offer our worship with our best. Amen? Kaya nga po, itong preaching, matatapos ang lahat ito. Evangelism, matatapos ang lahat ito. Bible studies, matatapos ang lahat ito. Pero, worship to our Lord will continue throughout eternity. Hindi po ito mawawala. Dahil kapag nakita natin ang mukha ng Panginoon, ang gagawin na lang po natin
I miss to worship Him. Amen? So, ngayon pala, practice na natin yung totoong pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang sa pag-aawitan, tugtugan, kundi your service is an act of worship. Yung pagdalaw mo sa mga kapatid is an act of worship. Share this love is an act of worship. Kaya po, tinuturo ko sa atin ng Panginoon how to respond God's love. Salamat po nga sa Panginoon po Diyos na kung saan Panginoon ay patuloy natin turuan naman kung paano kanyang Panginoon mag-response sa pag-ibig mo na pinatuloy mo sa bawat sa amin. Do we worship you half-hearted? Do we offer our lives as a living sacrifice, Lord? Do we have the attitude in questioning you when we have problems in our lives? Kung merong kasakitan sa aming buhay, nagtatanong kami, Panginoon, yan mo ba? Dapat kami mag-response sa inyo. Pag-ibig mo rin. Lord, turuan mo kung bawat sa amin. Na maunawaan mo namin, Panginoon, kung paano kami tumugod pa rin. Paano kami magbigay pagtugod sa panawagan mo sa bawat sa amin. Huwag mo hayaan mo, Diyos, na kami ay maging ganito talaga, maging medyo Christians na pagpus mo, Diyos, patuloy na hugugin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, ang pakikinig ng iyong salita, ang pagpapahayag ng iyong salita ay matatapos mo, Diyos. Pero ang pupuri ay mananatili hanggang sa eternity, Panginoon. Kaya, Panginoon, turuan mo ang bawat sa amin, Panginoon, to give our best para ikaw ay aming paglingkuran, Diyos. Marami kami expectations sa aming church, sa aming mga kapatid, sa mga iglesia, sa mga co-Christians, Panginoon. Minsan ay ang inaasahan namin ay sila ay tutulog sa bawat sasabing. Subalit minsan kami ay nagkakanya-kanya. Salamat po Panginoon sa paalala ko sa bawat sasabing. Ng Filipino Christian Friendship, Panginoon, ay tinalagang sa lugar nito na meron kang purpose na hindi lang kami ay mag-enjoy, mag-aawitan, mag-purisin, tumugtog, kundi tinawag ko kami, Panginoon, na maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng iyong salita. Share the word, share salvation sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, hindi po kami ang nagko-convert, Panginoon. But use us, Lord, to share your word, to pray sa mga kaluluwa, Panginoon, na magkaroon kami ng burden ng Diyos sa kanila na alam po namin na sila ay mapapahama kapag sila ay walang Kristo sa buhay. Lord, this how you love us to respond your God's your love. Na ikaw ay aming purihin sa paglingkuran pa naman.
And we declare that we love you, God. Nawa Panginoon, pagtibayin mo ang bawat sa amin na makaroon ng burden sa mga kaluluwa mo. Lord, magpalakasan kami, Panginoon, sa pamamagitan mo, Diyos. Lalong-lalong na kami sa mga panalangin at sa nawa ko, Diyos, na maalala namin, maalala kami ng aming mga kapatid sa pamamagitan ng mga panalangin. Minsan pa yung nakakalita namin yung panalangin namin, Diyos. Subalit, salamat po po Diyos. Ilang pag-ibig. Siyang patuloy ng papaalala mo sa amin. You God will love us. That's why we should respond to your love. We serve you and worship you. In this place, use us, my dear Father. Lord, turuan mo ang pangasok sa amin. Bigyan mo kami pa ng boldness upang sa ngayon pa naman tumugon sa iyong panawagan naman na kami, Panginoon, ay magpapahayag ng kabutihan mo sa bawat tao na nakakasalang mo. Give us, Lord, the wisdom and boldness to share your word sa mga tao na hindi pa nakakilala sa amin. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na meron kang gagawin sa oras na natin. Hindi aksidente na kami ay nakapakinig ng iyong salita. Hindi aksidente na kami, Panginoon, ay naligtas. Kundi tinawag mo ang bawat isa ko sa amin. Lord, you chose us. But you chose us to respond the love to everyone. Use us, my dear Father. Guide us, Lord. Enable us, Lord, to walk in your life. Nawa, Panginoon, madalhan mo kami, Panginoon, na bumabawa sa iyong kusan at sasabihin, welcome, my faithful servant. Lord, salamat mo, Panginoon, sa oras ito, Diyos, patuloy ka namin pinukuri, sinasamba, pinadakila ang bawat lagi na narito, Panginoon, ay magbibigyan ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.